Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Miyerkules, 27 ng Hunyo, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, bagyang lumakas ang bagyong Dindo habang tinatahak ang Hilagang Luzon. Pero bago natin kumustahin ang mga lugar na apektado ng bagyo, dito po muna tayo sa kaso ng pagpatay sa isang ginang sa lungsod ng Maynila habang sinusundo ang kanyang anak sa eskwelahan kahapon. Erwin, tuloy ang investigasyon ng mga pulis sa totoong motibo sa krimen. Isang ginang na rin kasi ang pinatay sa harapan din mismo ng nasabing eskwelahan. Dalawang linggo na ang nakararaan. Ikwento mo, Edison Reyes. Sa videong ito, makikita ang kalmadong naglalakad papasok ng eskinita sa La Suerte Street sa Binondo, Manila, ang isang lalaking nakasombrero at nakasuot ng kulay orange na t-shirt pasado alas 10:45 ng umaga kahapon. Makalipas ang 5 minuto, nakunan din ang isa pang CCTV camera na nakapose sa Claro M. Recto ang lalaking nagmamadaling tumawid. Ayon sa ilang testigo, ang lalaking ito ang bumaril sa ginang na si Gina Castillo habang sinusundo ang anak sa pinapasukang nursery school. Kaya hindi ko maisip na sa ganun paraan mawawala siya. Isang tao lang na walang kaluluwa ang gagawa nito, lalo na kung babae pa. Nagpapagaling naman na sa bahay ang nakaligtas na 5 taong gulang na anak ni Gina matapos madaprisan ang bala sa kaliwang braso. Hindi ito ang unang beses na may pinatay na nanay habang sumusundo ng anak sa parehong eskwelahan. Nitong June 13 lang, binaril sa harapan ng paaralan si Carmina Paguntalan habang naghihintay din sa paglabas ng anak. Sa inisyal na investigasyon ng pulis, posibleng napagkamalan lang si Paguntalan at si Castillo talaga ang target. Kahawik po sila, taas at haba po ng buhok. Kung baka napagkamalan lang to o mistaken identity lang. Pinag-aaralan na ng mga pulis ang anggulong may kinalaman ng krimen sa negosyong pautang ng pamilya Castillo. Edison Reyes, News 5.